Barangay Kalayaan, ang pang-apat sa pinakamalaking barangay sa bayan ng Anggono ay naghalal ng bagong ama ng barangay noong Oktubre 2013. Isang pinulong para sa kanya, ang pamamahala ay serbisyo sa Diyos at tao. Kagalang-galang Bernardo Espiritu Balagtas sa kanyang unang 100 araw bilang bagong punong barangay. Bago pa muling nahalal sa barangay, siya ay subok na sa panunungkulan bilang dating kabataang barangay chairman, naging kagawad at punong barangay, at naglingkod ng 3 termino bilang konsehal ng bayan. Bilang isang alagad ng sining, siya ang may akda ng pambayang kapasiyahan taong 2001 upang kilalanin ang bayan ng Anggono bilang Art Capital of the Philippines. Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng barangay-based institution, agad-agad napagalaw ni punong barangay Bernardo Balagtas ang pamahalaang barangay ng Kalayaan. Barangay Development Council, Barangay Peace and Order Council, Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Anti-Drug Abuse Council, Barangay Solid Waste Management Committee, Barangay Physical Fitness and Sports Development Council. Sa loob lamang ng 45 araw, nabuo kaagad ng ating mahal na punong barangay ang pangkat laban sa krimen sa ilalim ng pinalawak na lupo ng barangay sa kapayapaan at kaayusan at iba't ibang institusyon sa pag-unlad na nakabase sa barangay na pinapangunahan ng pinalawak na konseho ng barangay sa pag-unlad para sa mas lalong epektibo at mas mahusay na pagsisikap para sa kapayapaan at pag-unlad. Dahil dito, sa maagang panahon ay nailatag na ni punong barangay Bernardo Balagtas ang Barangay Development Agenda at Annual Investment Plan para sa susunod na 3 taon. Sa ilalim ng kanyang administrasyon ay naaprubahan ang kabuuang pondo ng barangay para sa taong 2014 na nagkakahalaga ng 6,776,551 pesos. Ang pondong ito ay gugugulin para sa mga programang pangkaunlaran ng barangay, kasama na ang pamamahala sa administrative at legislative agenda. Ang kabuuang gastusin na inilaan sa personal services, 3,163,811. Daycare service, 12,000. Health and nutrition, 96,000. Peace and order, 252,000. Capital outlay,
341,000. Disaster Risk Reduction Management, 338,828. Gender and Development, 338,828. Sangguniang Kabataan Fund, 677,655. Barangay Council for the Protection of Children, 63,736. Appropriation for Development Projects, 1,274,710, na may kabuuang pondo na nagkakahalaga ng 6,776,551. Mula sa 10 barangay sa bayan ng Angolo Rizal, ang pamahalang barangay ng kalayaan sa ilalim ng pamumuno ni Punong Barangay Bernardo Balagtas, ang kauna-unahang barangay na binigyang proyekto ng pamahalaang panlalawigan ng halagang 1.9 million pesos, at ito ay ang bagong gusali ng sangguniang barangay. Nung nagsimula si Kapitan Bernardo Balagtas bilang punong barangay ng kalayaan, ang tanggapan ng pamahalaang barangay ay tila napag-iwanan at nagmistulang evacuation center. At dahil serbisyo sa Diyos at tao ang layunin ng bagong barangay, ang tahanan ng pamahalaang barangay ang kanyang inuna upang iangat ang antas ng mural at salaminin nito ang uri at klase ng mga opisyal na nanunungkulan dito. Sa kanyang pag-upo bilang ama ng bagong barangay, ay nagkaroon ng katuparan na mabigyan ang barangay ng mga sasakyang magagamit sa panahon ng pangailangan, katulad ng emergency rescue ambulance, isang multi-cab patrol at owner type jeep patrol. Sa kanyang termino, ang pagpapagawa ng riprap sa lugar ng San Lorenzo na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon ay nagkaroon ng kaganapan. At gayon din ay inaprubahan ng pamahalaang panlalawigan ang pagpapagawa ng Baytown Covered Court na matagal nang hiniling ng pamunuan ng Baytown. Kabilang din sa mga ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Rizal, ang mga pagawaing gusali at karagdagang classroom para sa mga mag-aral ng Angolo National High School na nagkakahalaga ng 5 milyon. Ang pangalawa sa tinutukan ng bagong barangay ay ang mga kabataan. Kabataan na siyang itinuturing na pag-asa ng bayan. Sa pamamagitan ng libreng pag-aaral sa ALS o Alternative Learning System, patuloy na sinuportahan ni Kapitan Balagtas ang malawakang kampanya sa ating lugar upang ang lahat ng mga kabataang di nakapagtapos at gustong magpatuloy sa pag-aaral ay mabigyan ng pambihirang pagkakataon upang magkaroon ng diploma na katumbas ng isang high school graduate. Ang 10 buwang programa ay patuloy na isinasagawa na nagsisimula tuwing buwan ng Marso hanggang Oktubre, at ang tanggapan ng barangay ang siyang nagsisilbing learning place o pansamantalang lugar ng kanilang pag-aaral. Bukod pa sa pagpapaunlad ng level ng edukasyon, hangad din ng punong barangay na palakasin at patatagin
ang ugnayang pambarangay ng mga people's organization at non-governmental organization na nasa jurisdiksyon ng barangay sa pamamagitan ng pagkilala at pagbibigay akreditasyon bilang mga lehitimong katuwang at kaagapay sa pamamahala ng barangay. Sa pangunguna ni Kapitan Bernardo Balagtas, 28 kapasiyahan o resolusyon, 4 na ordinansa o kautosang pambarangay ay napagtibay na. Ang pangangalaga at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ang pundasyon ng isang barangay para sa pag-unlad at katatagan at siguridad. Naniniwala si Punong Barangay Bernardo Balagtas na ito ay makakamit lamang kung sama-sama tayong maghahangad at kikilos para sa katuparan nito. Batay sa ulat ng Katarungang Pambarangay na mula noong buwan ng Disyembre 2013 hanggang Marso 2014, nakapagtala ang bagong barangay ng 97 kaso. Kabilang dito ang mga sibil at criminal case na kung saan 47 ay nagawang ayusin sa loob lamang nang wala pang isang daang araw ng panunungkulan. Ang 3 ay nabigyan na ng kaukulang sertipikasyon upang makadulog sa hukuman. At 47 ang kasalukuyang pang dinidinig at pinapamagitanan ng mga lupong tagapamayapa na itinalaga ni Punong Barangay Bernardo Balagtas. Isa sa pinakamahalagang plano ng Punong Barangay ng Kalayaan sa kanyang unang 100 araw ay ang paglulunsad ng updated Comprehensive Land Use Plan at Zero Squatter Program o programa para sa mga mahihirap na residente na naghahangad na magkaroon ng sariling lupa. At ito ay nakaangkla sa Municipal Development Plan ng Pamahalaang Bayan ng Angono sa panguna ni Punong Bayan Gerardo B. Calderon. Ang updated Comprehensive Land Use Plan at Zero Squatter Program ay layuning itama ang plano para sa residential, commercial at industrial areas at upang mabuo ang mga growth center sa kalayaan. Sa kanyang panunungkulan ay muling binuhay ang kautosang nagtatakda sa paggamit ng sistema ng purok upang mas mabilis na mabigyan solusyon at maiparating ang mga programa ng pamahalaang barangay. Layunin din ito na maging kabahagi ang lahat sa wastong pangangasiwa ng komunidad na ang sentro ng pamamahala ay nakatuon sa pagmamalasakit, damayan at bayanihan. At sa lalong madaling panahon ay kaagad na ipatutupad ang kautosang pambarangay ang sistema ng purok sa sandaling mapagtibay ito ng pamahalaang bayan ng Angono. 100 araw ng panunungkulan ni Kagalang-galang Bernardo Bernie Balagtas. 100 araw ng bagong simula ng kalayaan para sa isang makabuluhang paglalakbay ng isang bagong barangay. Kay Kapitan Bernie ang palaging una ang serbisyo sa Diyos at tao.